Bagong balita sa bagong umaga ng bagong Pilipinas. Good news mga kabisi. Ayon mismo sa gobyerno ng China, malaya na ang ating mga kababayang mangisda sa West Philippine Sea. Wala nang Coast Guard ng China ang pipigil sa mga mangingistang Pinoy. Marahil ito na ang naging bunga ng pagbisita ng ating Pangulo sa nakaraang state visit niya sa China. Ipanalangin natin mga kabisi na sana ay hindi lang ito salita bagkus magkatotoo na. Dahil kung minsan mga kabisi, iba ang nangyayari sa mga sinasabi. Huwag lang sana puro kwento, sana ay lagyan din ng respeto. Sa iba pang balita, First Lady Lisa Marcos gumawa raw umano ng kapalpakan sa kabila ng kasipagan ni PBBM. Ayon pa sa isang vlogger, wrong move ang kanyang ginawa at ito raw ang magpapabagsak kay PBBM at siguradong kakalat ka rin ng ombudsman. Narito naman ang komento ng ating mga kababayan. Ayon kay Gawis Y. Dagem, hanggat nakikialam si First Lady Marcos sa pamamahala ni PBBM sa gobyerno ay walang tamang direksyon patungo ang mabuting adhikain ni PBBM. Kahit sinong matinong cabinet secretary ay hindi makakagawa ng tama dahil sa pakikialam ni FL na kahit mali ay ginagawa. Ayon naman kay Kenneth D. PBBM, sana pahalagaan mo ang mga mamamayang Pilipino na may hirap na bumoto sa iyo. Umaasa po kaming sama-sama tayong babangon muli. Lintik para sa mga mamamayan lang kaibigan at kamag-anak lang pala ang makikinabang. Sana buhusan ng suporta ang mga agrikultura. Ayon naman kay Crisanto Gutierrez Jr., in that case, PBBM administration will collapse because of his wife. So, January 16, naglabas ng article si 16 dyan sa Pilipinas. Diba? Dito 16 na rin. So, mainit-init ang balita na inuugnay, okay, ang First Lady dito sa pagbigay ng permit sa isang minahan kung saan located sa Zambales. Ito po ay article ni Bobby Tiglao sa Manila Times. Okay? So, i-echo lang natin kasi may mga ebidensya po na inilabas. So, ang kwentong ito ay makakapagbigay sa inyo ng impormasyon at makakapag-stimulate ng inyong mga utak kung ito ay inyo lamang pagaganahin. Ang malungkot na nangyayari sa administrasyon ng ating Pangulo na sinuportahan natin since day one. Okay? Day one ng kanyang electoral protest at ang kanyang pagtakbo ngayong noong nakaraang 2022. So napag-alaman, okay, ni ating kaibigan, you know, Bobby Tiglao, at lumabas po siya ng mga ebidensya actually, kung gusto nyo, nandyan sa Manila Times, yung pag-uugnay o yung relasyon ng First Lady, alright, Lisa Araneta, dito sa nagbigay ng nag-lift, okay, mamaya ipaliwanag natin, nagbigay ng go signal. Isimplihan natin ang mga pananalita para medyo maintindihan ng ating mga palangga na sobrang busy sa kanilang mga trabaho. So napag-alaman dito sa mga ebidensyang nakalap na ang nagbigay ng go signal para ipagpatuloy ng isang kumpanya na magmina sa kabila ng wala silang permit or wala din silang yun nga, environmental compliance certificate. Okay, history mga palangga. So noong 2021, mayroong isang Filipino company na nagngangalang West China Mine Corporation. 2021,
At ang kanyang negosyo ay inilipat niya o binenta niya ang kanyang mining rights na kung saan located dito nga sa Candelaria Zambales, inilipat po niya sa Yinglong, okay? Yinglong, a Chinese owner, kumbaga Chinese corporation ito. So inilipat niya. All right? Ulitin natin, mula sa West China Min Corporation noong 2021 ay inilipat sa kay Yinglong, okay? Ang negosyong ito, you know, may pinag-usapan sila ditong amount kung magkano ang kabayaran sa usapan na kukuha ng environmental compliance permit o permiso yung Yinglong sa ating gobyerno, sa DENR, para magmina, kumbaga sumunod sa tama. Okay, tandaan ninyo ha. Ngayon mga palangga, nakakalungkot dahil lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan, sa kabila ng walang tamang permit o walang permit talaga, itong Yinglong na ito, Chinese corporation, ay minadali noong December 23, all right, base dito sa article, unang article pa lang ito, na ang Malacañang Deputy Executive Secretary for Legal Affairs o DESLA na si Annalisa Logan ay kilalang napaka-close sa ating First Lady Liza Marcos, Liza Araneta Marcos. All right. Ngayon mga palangga, base sa article ay nasa ebidensya na nakalap natin na pinirmahan. Okay, pakita natin itong papel. Okay, na pinirmahan ni Annalisa Logan. Okay, pinirmahan niya dito. Basahin ko lang at isabasa ng dalawang mata ko. Na sa kabila ng pag-utos ng DENR, okay, inutusan ng DENR na huwag mag-operate itong Yinglong Corporation na ito dahil nga wala pa silang karapatang permit. Okay? So dahil minadali, for sure, talagang minadali, noong December 23, okay, ay pinirmahan o nilif, okay, ni Annalisa Logan ang, kumbaga, kinontradict niya ang desisyon ng DENR, okay, na wag na instead na wag payagan itong Chinese-owned company na ito na nagmimina na walang karampatang certificate ay sa kabila nun ay pinayagan niya. For the first time in the history, based dito sa article na ginawa ng isang Deputy Secretary for Legal Affairs ng Malacañang na binali niya o binaliwala niya ang utos ng DENR, mga palangga. Ang lungkot ng ka... Ngayon, sino ang magkakaroon ng power bilang isang deputy executive secretary ka lang? Parang mas powerful ka pa sa presidente kung hindi ka binasbasan. Kasi base dito sa ipinakita, itong sa pakitang ebidensya, si Annalisa Logan po ay kasama ng First Lady sa kanyang law firm. Okay? Yung kanyang law firm, okay. Ah, may tumatawag na hitad. Okay, mamaya ka tumawag. Alright. Sa kanyang... Ayan. Dali lang, mga palangga. Ano ba to? Okay. May disturbo. Okay? Hello, mag-comment-comment na kayo dyan, mga palangga. Dahil itong ating... Dali nga. Dali lang, baka importante. Okay. Ano yan? Mamaya na. Akala ko naman napaka-importante. Madaling araw nagising ka pa. Okay, yung anak ko may sinasabi. All right. So ngayon mga palangga, eto. Yung sinasabi natin na kaibigan o kasama sa law firm ng ating First Lady na si Annalisa Logan ay kanyang hinarang o binaliwala o inetsapwera ang direktiba ng Department of Environmental and Natural Resources, okay,
na inorderan, okay? Inorderan ng DENR itong kumpanyang Yinglong Steel Corporation na itigil ang kanilang illegal nickel mining operations sa Zambales dahil wala silang environmental clearance certificate. Pero sa kabila noon, mga palangga, noong December 23, ito na nga, ay talaga namang umorder ito, inorderan. Ito, sabi dito, sa kabila ng reklamo na sila dapat ay hindi binibigyan ng permit, ay dahil hindi sila, wala silang permit actually. Diba? Hindi sila nagko-comply sa panuntunan, okay, ng DENR, ay pinayagan pa rin nitong si Annalisa Logan na mag-operate itong Yinglong, okay, Yinglong company na ito. Ngayon mga palangga, alright, so yung Yinglong ay binigyan, okay, ng permiso para patuloy ang kanilang pag-transport nitong nickel na to locally and internationally. And we're talking about metric tons of nickel ore na ito mga palangga at umaabot sa tumataginting na 250 million pesos worth ng metal ang kanilang magiging profit dito mga kaibigan. So nakakalungkot dahil kung titignan mo ang isang deputy executive hindi po mangangahas ng ganito kung hindi ito binasbasan ng ating first lady. Kasi alam naman natin na ang first lady ay talaga namang siya ang kanang kamay o baka hindi lang kanang kamay, siya ang mga nag-i-interview ng mga ina-appoint ng presidente. Alam ko yan, personal knowledge yan. Hindi na ako magpatumpik-tumpik pa dahil hindi dapat tayo madakot sa katotohanan. Dahil ang Maharlika po ay never tumanggap ng pera kahit kanino para isuppress ang karapatan na magsalita ng katotohanan. So ngayon mga kaibigan, ito yung nakakagigil dahil parang ito mga taong itinalaga ng ating presidente, particularly itong Deputy Executive Secretary na to ng Legal Affairs, ay binabypass siya. O ba, imposible bang hindi alam ng presidente ang ginagawa nito? Or syempre, inatasan na ng presidente ang kanyang may bahay na ikaw na ang bahala dyan. So dahil sa sobrang busy, you know, babiyahe dito, biyahe doon, and definitely hindi na ito nakikita ng Pangulo. Tatandaan natin mga palangga, binoto natin si Bongbong Marcos. At yan ang bagong balita sa bagong umaga ng bagong Pilipinas. Ito po si Leon DC. At ito ang World News Report. Rewind. React. Press back. Thank you for watching. Please like, subscribe, and click notification bell for more updates.